Ang nanguna po sa ating praise and worship ay ang Yaman Group. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa buhay po ng Young Adult Group. Ang pamagat po ng mensahe ngayong gabi ay Praise Seekers. Praise Seekers. Ang atin pong text, Matthew 6, 1-6, and then verse 16 up to verse 18. Be careful not to do your acts of righteousness before men to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets to be honored by men. I tell you the truth, they have received their reward in full. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. And when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by men. I tell you the truth. They have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. When you fast, do not look somber, as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show men they are fasting. I tell you the truth, they have received the reward in full. But when you fast, put oil on your head and wash your face, so that it will not be obvious to men that you are fasting, but only to your Father who is unseen. And your Father who sees what is done in secret will reward you. The Lord bless the reading of His word. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay dumudulog sa iyo at muli, ang amin pong papuri, pagluwalhati ay tanggapin mo. Tanggapin mo ang aming pasasalamat. Tanggapin mo, Diyos, ang amin pong pagkilala ng iyong kadakilaan. And thank you, Father, for showering us with your goodness. Expressing to us your goodness in so many ways, in various ways. Even our worship tonight, God, is a very clear expression, indication of your goodness. Salamat po, Ama. Dahil sa pananambahang ito, kami po ay iyong kinakatagpo, pinagpapala. At sa pagsasalo-salo po muli namin ng salita mo, kami, Panginoon, ay iyo pong turuan. Kami po ay iyong gabayan. Sa pamagitan ng mga salita mo, bigyan mong linaw ang aming mga isipan, gabayan ang aming mga hakbang. Sa mga salita mo na amin pong matutunghayan, mapapakinggan, ituwid nyo yung mga bagay na liko sa aming buhay. At kami, Panginoon, ay loobin mo na sa pagtutuwid mo ay magpasakop at pagkatapos po ng iyong pagtutuwid, masumpungan mo ang aming pagbabago at paggawa ng tama at nararapat. Muli, ikaw po ang siyang maging totoong speaker namin at gamitin nyo lang po ako na iyong spokesperson. Gamitin nyo lang po ako, Lord, na channel ng iyong blessing. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan nga po muli natin ang ating Diyos. Meron po mga tao na bago gumawa ng isang bagay, na alam niya namang tama rin naman, ay tinitignan niya muna kung merong mga taong makakakita sa ginagawa niya. Kasi, kumbaga, kung wala naman makakakita doon sa magandang bagay o mabuting gagawin niya na sa tingin niya ay mabuti naman talaga, eh hindi niya gagawin. Gagawin niya lang ito kapag ka merong makakakita. Yung pagkaginawa niya ay pupurihin siya ng mga taong makakakita sa kanya. Ang ating text ay may kinalaman sa mga taong mahilig sa ganun. Meron kasi mga taong ang hilig sa ganun eh. Kumbaga, ang priority niya sa buhay ay yung maghanap ng mga taong pupurihin siya.
praise seeker. Our text actually is a part of the Sermon on the Mount, the sermon that the Lord Jesus Christ delivered on that particular mountain. At napakahaba ng mensaheng ito. At nakakatuwa na kung titignan ninyo at babasahin ang Panginoon sa kanyang pangangaral, yung mga tao ay hindi napapagal na makinig. Maging yung mga sinasabi ng Panginoon na masakit sa dating na ng mga nakakapakinig, ay naroon pa rin sila. Of course, mayroon na nakikinig nga, pero naiinis, nagagalit, dahil ayaw na tanggapin yung mga katotohanan na sinasabi ng Diyos, lalo pat mayroong pagtutuwid. Itong bahagi ng kasulatan na atin pong tinutunghayan ngayon ay nakafocus dun sa mga taong ang interest ay maghanap ng mga taong pupuri sa kanila. It is focused on praise seekers. People doing something that they may be praised by those who see them. Mga tao na gagawa lang, sabi ko nga kanina, ng mga bagay na tama at nararapat din naman kung merong makakakita sa kanila. Kapansin-pansin yung mga instructions ng Panginoon. At ang mga instructions na ito ay inihayag ng Panginoon sa kadahilan ng kitang-kita niya kung ano yung pangangailangan ng mga tao na nandoon. Anong turo ang kanilang dapat na mapakinggan? Ang isa sa instruction ng Panginoon ay sa paggawa ng katwiran. In doing an act of righteousness, verse 1. Sabi ng Panginoon, hindi dapat ipagmalaki o ipagmayabang ninuman ang kanyang kabutihang ginagawa para di mawala ng kabuluhan ang kanyang ginagawa sa paningin ng Diyos. Any act of kindness, any act of righteousness, if done with the wrong motive, actually is not pleasing to God. Hindi kinalulugdan ng Diyos. But an act of righteousness done in the right way will honor and please our Father in heaven. And true enough, yung mga gumagawa ng ganon ay binebless ng ating Diyos. Isa pa sa tinukoy niya ay yung mga nagbibigay sa mga nangangailangan in giving to the needy. Ang sabi ng Panginoon, sound no trumpet before you. Na ang point niya lang, kapag ka ikaw ay nagbibigay, huwag mo nang ihayag, huwag mo nang ipangalandakan na ikaw ay namimigay sa mga nangangailangan. Sabi ng Panginoon, yung mga tao na ipinamamalita na siya ay namigay sa mga nangangailangan, ang tawag sa kanila ng Panginoon, mga ipokrito. This is what the hypocrites do. And this they do in the synagogues and in the street corner. Meaning, posible na maging sa mga religious institution, including the church. Of course, ang gamit ko ng church ngayon ay yung lugar kung saan nagtitipon ang mga anak ng Diyos. Although technically, ang church ay nakatukoy sa mga tao. Mga tao na ang bawat isa ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, sila yung iglesia. Pero sa lugar kung saan nagtitipon ang mga religious people, pwede rin mangyari na merong pagbibigayan, ibinibigay, pagpapakitang tao lang. At ang sabi ng Panginoon, ginagawa yun noon sa mga sinagoga na ang dahilan ay para magmapuri. Para purihin sila o siya ng ibang tao. Pwede rin in the guise of organization activity, namimigay sa mga mahihirap. Nakakita na ba kayo na bago ibigay merong kodakan? O bago tanggapin, post muna at iaabot. Pag-abot, post. No, yung ganon. Marami na po akong nakitang ganon. At karaniwan, ang nangyayari, ang natatanghal, yung nagbigay. At ipinangangalandakan nga sa publiko na namigay siya. Minsan nga ang masakit, yung ipinabigay niya, hindi naman sa kanya. Diba? Minsan, merong libreng tubig.
libreng sardinas, libreng bigas. Sinasabi, libre. At pinararating sa kanya galing, yung pala, hindi naman. So, yung credit na pupunta sa kanya. Ang sabi ng Panginoon, as far as giving is concerned, let giving be done in secret. Yung hanggat maaari, wala nang nakakaalam kundi ang Diyos at yung pinagbigyan. Yun ang pagbibigay na gusto ng Panginoon at ang sabi niya, nire-reward ng Panginoon yung mga taong nagbibigay ng ganon. The Lord rewards those who give in secret. Maski naman mga kapatid, yung taong binigyan hayagan sa publiko. Na yung nagbibigay, pinangangalandakan niya yung kanyang pagbibigay, pinakikita niya sa buong madla na naroroon, na binibigyan niya itong taong nangangailangan na ito, yung tumatanggap, nahihiya din naman. At minsan nga, dala ng kahihiyan, ayaw niyang tanggapin yung ibinibigay sa kanya. At siguro meron dito, isa, dalawa o ilan, nakaranas ka ng ganyan. Binibigyan ka nga, pero ipinangangalandakan sa mga nakapaligid na binibigyan ka. Therefore, nakakahiya yung sitwasyon. At yung mga ganong bagay, sabi nga ng Panginoon, ganong gawa ay hindi niya kinalulugdan. And then in verse 5, nag-focus ang Panginoon sa mga nananalangin. At ang sabi niya, in praying, don't be like the hypocrites. Meron pala, nananalangin at lahat, ipokrito pa rin ang dating. At dito, kinwalify ng Panginoon, dinescribe niya yung ginagawa ng mga taong ito. Sabi niya, yes, they pray, but they love to stand and pray in the synagogues and street corners that others may see them. And so, yung religious activity, yung gawain na para sa Diyos ay pwede rin pala na maging gawa ng pagpapakitang tao. Ginagawa yon ng mga tao noon. Sa lugar na makikita sila ng mga tao, sa lugar na ang lakas-lakas nilang manalangin, at naririnig ng mga tao noon, sa lugar na ang mga tao ay nagtipon. Hindi lang sa loob ng sinagoga, kundi ang sabi, even in street corners. And then after which, another religious activity, fasting. Ang sabi ng Panginoon, in fasting, don't look gloomy. And do not disfigure your face so that no one may know except our Father in heaven. So, posible rin pala na may mga nagpa-fasting. Kasi nangyari noon eh. Nagpa-fasting, ngayon, na ipinakikita nila yung pagkakakulubot ng mukha nila, yung pagkakalungkot ng mukha nila, na hindi naman nagsasalita, ang mensahe na ipinaabot, nagpa-fasting ako. At mas spiritual ako kaysa sa inyo. Mas malapit ako sa Diyos kaysa sa inyo kasi nagpa-fasting ako. Hindi yung nagsasalita, pero sa itsura, ipinakikita niya. Diba, merong mga ganon, yung nag-aanyong banal. And by the way, mga kapatid sa Panginoon, mag-ingat tayo dun sa mga nagbabanal-banalan. Yung mga mukhang banal. Kasi may narinig ako na yung mga yon, sila yung madalas mangutang in the guise of spirituality. Sila yung madalas manloko in the guise of spirituality. Yung iba nga, hayagan lumapit eh. Baka may nangyari na sa inyo rito na yung lapit eh. Alam mo, pray ako ng pray. Kasi nangangailangan ako. Habang nagpe-pray ako, may vision. At ang vision, mukha mo. Mukha mo. Ikaw daw ang tutulong sa akin at magbibigay sa akin nung halaga na kailangan ko. Mga kapatid, pag may lumapit sa inyo ng ganon, simple lang ang sagot. Bakit ikaw lang ang nagka-vision? Bakit ako wala? At huwag kayong basta-basta maniniwala. Dahil ang dami po talagang rakitero at rakitera na ginagamit ang pagiging relihiyoso. Yung iba ay, ang dating pa nga,
nag-aalok pa eh. Nagyayaya pa. Nasamahan siya doon sa mga ganong activities. And then eventually, iisahan ka lang pala. Ang sabi ng Panginoon, even sa fasting. When you fast, anoint your head and wash your face that your fasting may not be seen by others. Meaning, kahit nagpa-fasting ka, hindi mahalata dapat ng iba. Dapat ang itsura mo, normal. Hindi yung parang nagpapa-appeal ano ka, yung paawa, appeal pa-spiritual, yung appeal na mukhang banal. And again, ingat tayo ron. Now, hindi naman po masamang mag-pray, hindi masamang mag-fasting. Pero, huwag gawin yung tinutuligsa ng Panginoon dito na ginagawa ng mga tao noon. Now, lahat ng ginawa po ng mga tao dito na in-address ng Panginoon, kung titignan ninyo, sa labas ay mukhang mabuting gawa. Walang masama actually kung titignan nyo sa labas. Pero ang tinitignan ng Panginoon ay hindi lang pala, masasabi natin, yung ginagawa na nakikita sa labas. Ang mas interesado ang Panginoon ay yung intensyon, yung motive natin, yung purpose natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. So kahit ang ginagawa ay maganda, hindi pa rin palabas sa kinalulugdan ng Panginoon kung nakikita niya sa puso natin, sa kalooban natin, na merong maling motibasyon. Sa lahat ng mga tao na in-address dito ng Panginoon, na may ginagawa na iba't ibang bagay, yung isa, doing an act of kindness, an act of righteousness, yung isa, giving to the needy, giving to the poor. Di ba ang ganda hong tignan nun sa labas? Yung isa nagpe-pray, yung isa nagpa-fasting, and yet ang sabi ng Panginoon sa kanila, mga ipokrito kayo. Mga ipokrito. Yon ang tawag ng Panginoon sa mga taong gumagawa ng anumang bagay na ang hangad ay purihin lang sila ng ibang tao. Hindi masama na sino mang tao na gumagawa ng mabuti ay purihin ng iba. Hindi po masama yon. Pero kung ang primary motivation sa paggawa ng kung anumang bagay na maganda ay para lang purihin siya ng iba, yun ang primary reason, primary motive, hindi ho kinalulugdan ng Diyos at ang tawag ng Diyos sa kaniya o sa mga taong ganon, ipokrito. Ngayon, mayroong mga bagong term po, mga terminolohiya na ginagamit referring to hypocrites. Yung mga plastic man. Eh, plastic ka naman eh. Yung mga mapagkunwari, mapagpaimbabaw. Ito po ay mga terminolohiya na nakatukoy dun sa mga taong gumagawa ng bagay. Mga bagay na again, kung titignan sa surface, walang masama. Pero sa loob, merong masamang balak. Maitim na balakin. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang ganong mga gawa. Walang pagpapala, ang sabi ng Panginoon, na tatanggapin sa Kanya, sa Diyos, ang sino mang gumagawa ng kahit anong gawa ng kabutihan, kung ang pangunahing hangarin ng gumagawa nito ay ang purihin siya ng mga taong nakakakita sa Kanya. Sa 1 Corinthians chapter 13, yung love chapter na tinatawag, ang sabi nga ho, kahit sa pagbibigay, ibigay mo ang iyong katawan na ihahain sukdulang maging daan para ikaw ay mamatay. Isasakripisyo mo yung iyong sarili, ang iyong buhay. Kung yan ay binibigay sa maling motibo, ibinibigay na hindi out of love, kahit para mamatay yung tao sa pagbibigay ng kanyang sarili, wala ring papakinabangin. May mga tao ho na nagsasakripisyo pa. We cannot question yung sacrifice na ginagawa kasi obvious meron naman talaga. Pero again, ang interest niya ay for self-gratification. Pang sarili. At yung iba nga, para ma-attain lang, makuha lang yung naisin niya para sa sarili niya,
nakakapanakit ng kapwa. Nananapak ng paa ng iba. Yung iba, ulo pa nga ang tinatapakan. Makuha lang yung gusto nila. Kailan nga ba po, mga kapatid, nagkakaroon ng hangarin ang tao na maghangad na purihin siya ng ibang tao? Kailan nga ba karaniwan? Kung papansin ninyo, yung in-address ng Panginoong Hesukristo sa mga panahon na ang tao ay gumagawa ng mga ganung gawain, doon ho karaniwan nagkakaroon ng tendency ang tao na maging praise seekers. Nagkakaroon ng tendency na ang tao ay dalin, i-draw sa kanya, papunta sa kanya. Nagkakaroon ng tendency na ang Diyos ay nasa sa isang tabi at nabibigyan ng mas prioridad yung siya ay maitaas, siya ay purihin ng kapwa. Kailan nga ba nagkakaroon ng ganong hangarin ng tao? Di ba sa panahong may ginagawa siyang sa tingin niya ay matuwid? Di ba sa panahon na ang tingin niya yung righteous ako kasi ginagawa ko ito? At sa ganun ding pagkakataon, nagiging judgmental ang tao. There was a time ang Panginoon, may kinukwento siya tungkol sa isang pariseo at sa isang publikano, sa isang makasalanan. Parehong nananalangin. Ang tingin noong pariseo sa sarili niya ay nakakagawa siya ng mabuti. Kaya nga pati sa panalangin, ang dating niya sa Diyos, pinagmamalakihan niya ang Diyos. Sinasabihan niya ang Panginoon na mabuti ako, namimigay ako ng ganito, hindi ko ginagawa ito, hindi ako katulad nitong katabi ko. Itong katabi ko, balasubas ito. Itong katabi ko, kung magsalita yan, nangungupit yan, masamang tao yan, yung mga lumalabas sa bibig niyan, masasama, hindi ako katulad niya. Ang isang tao na gumagawa sa tingin niya ng katwiran, may tendency na maging judgmental. Hindi ba sa panahon din na kapag ka ang tao namimigay sa kapwa, may tendency siya na itaas ang sarili niya at maliitin yung kanyang pinagbibigyan? May tendency siya na magmapuri. At hindi ba sa panahong meron tayong mga religious activities na pinag-i-involvean, like overnight prayer meeting, like 24-hour worship, nagkakaroon tayo minsan ng tendency na ang tingin natin, mas banal tayo kaysa dun sa iba. Now, hindi ho masamang umattend ng prayer meeting. Kahit ba 1 week prayer meeting with fasting, walang masama ron. Except, baka kamatayan mo. Walang masama na overnight yung prayer meeting, pray ka ng pray, walang tigil, at hindi ka walang masama ron. Ang masama ay yung ang tingin mo sa sarili mo na ay mas banal sa iba. At yung tatlo na yon, kung napansin ninyo, yun yung in-address ng Panginoon sa ating text. In-address niya yung mga tao doing act of righteousness in the synagogue and in the street corners, mga taong namimigay sa loob ng sinagoga at sa kalsada, mga taong nananalangin, again sa sinagoga, sa synagogue and in the street corners, and even fasting. Yun ang in-address ng Panginoon. Mga kapatid, gusto ko kayong paalalahanan. Ang mga praise seekers, eventually, kinaiinisan ng kapwa. Naniniwala po kayo ron? Na kapag ka ang intention mo ay i-please ng i-please ang ibang tao, na yun ang primary intention mo, eventually, kaiinisan tayo. Kaiinisan ka. Kasi, mabibisto naman tayo eh. Mabibisto ka na inuuto-uto mo lang yung tao. O kaya mabibisto ka na meron kang selfish interest. At ang interest nga ay yung itaas ang sarili, yung siya ay mapapurihan. Kinaiinisan kasi nabibisto. Therefore, hindi nagiging successful. Sa totoo lang, nagiging failure eventually. Actually, sooner than later, having realized, no, by other people na piniplease ng taong gumagawa
noong paghahanap ng praise, kinaiinisan, mas nagiging madali yung kanyang failure. Wala pong nagiging successful na tao na ang primary intention ay maghanap ng papuri ng iba. At higit sa lahat, paalala, kailanman ho hindi kinalulugdan ng Diyos ang sinumang tao na ang unang adhikain sa buhay ay magtaas ng sarili. Kung pag-aaralan po natin ang pagkakasala na nagawa ni Lucifer, na ang tawag sa kanya noon ay the morning star. Alam niyo ho kung ano? Ang pagmamataas. Nagnasa ho siya na ang papuri na supposedly ibigay sa Diyos ay makuha niya. Gusto niyang i-usurp, agawin ang kapurihan na para lang sa Panginoon. Mga kapatid, maraming mga tao na ang tinitignang matinding kasalanan ay ang pagnanakaw, pagsisinungaling, paggawa ng mga immoral na bagay. Totoo ho, kasalanan yon. Pero isa ho, sa gusto ko hong maging aware tayong lahat, matinding kasalanan din ho ang mag-agaw, mang-agaw ng kapurihan. Matinding kasalanan na yung ang unang maging intensyon natin ay ang purihin tayo ng iba. Naniniwala po ako na rito ho maraming mga kalalakihan at kababaihan na mga matatalino. Isa ho yan sa mga gifts, sa mga members sa day by day. Mga matatalinong tao. Hindi lang mukha. Kasi madalas kong sabihin, ang tingin ko sa mga taga day by day, mukhang matatalino, at least mukha. Pero tingin ko talagang totoo. Pero mga kapatid, yung mga gifted rito, na talaga namang, kumbaga, pati memorya mo photographic. Na isang pasada lang, pagka may binasa ka, pwede mong i-explain, pwede kang tumayo at i-expound yung binasa mo. Yung mga estudyante rito na ang tataas ng grado, lakpas ng 75, umabot ng 77. Yung mga nakagraduate ng laude, huwag tayong magkakamali na ang unang papuri ay mapa sa atin. Yung mga na-promote sa trabaho, yung mga in spite of the economic depression that the world is having today, global ang depression ngayon. Pero ikaw, nagpo-flourish. Kumbaga sinasabi mo, hindi ko nararamdaman ang kahirapan. Lalo nga akong kumikita ngayon eh. Huwag kang magkakamali na ang papuri ay kunin una sa lahat. Yung mga magulang na nakapagpatapos ng pag-aaral. No, yung, kasi minsan may tendency tayo eh na hindi lang dramang bukid eh. Talagang ang dating eh, sa kabila ng aking paggapang, iginapang ko ang aking mga anak para makagraduate na. Ngayon, lawyer na. Kapapasa lang sa bar exam. Ngayon, full-fledged nurse na. At nagpaplano ng mag-abroad. NLEX na lang ang kulang. Kasi nakapasa na siya sa ESITEX. Mali po yun. Expressway po yun. Kailangan niya na lang itong requirements na ito. At makaka-abroad na siya. Sa loob-loob niya, ang galing ko. Ang galing ko talaga. Mga kapatid, huwag tayong magkakamali na magkaroon ng ganong attitude. Kung ang unang naisin ay gawin ng tama, kung ang unang naisin ay maging mabuti sa kapwa, at higit sa lahat, kung ang unang naisin ay gawin ang pinakamaigi, ang pinakamaganda sa abot ng makakaya sa ikaluluwalhati ng Diyos, mga kapatid, natural na pupurihin ka ng ibang tao. Although, of course, meron pa rin iba na baka tuligsain ka, dala ng inggit. Huwag mong pansinin yon.
Pero natural kapag ka ginagawa mo ang tama, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa, marunong ka magbigay. To the point na willing ka mag-sacrifice, meron ka lang ibigay. At ginagawa mo ang lahat ng iyong magagawa to the best of your ability, sa abot ng iyong makakaya, na ang primary intention mo ay sa ikaluluwalhati ng Diyos, na yon ang pinakatama. Because we were told to do all things, whether we eat or we drink, do them all for the glory of God. Yun po ang itinuturo ng salita ng Diyos. Na yung ating mga gagawin, kung titignan ng iba, ay magdadala sa mga tao sa pagpuri at pagluwalhati sa Diyos. At kung sakali na bumalik sa iyo, ikaw ay may paraan na magsabing salamat, purihin ng Panginoon. By the way, mga kapatid sa Panginoon, ingat din tayo doon sa maling pagtanggap ng papuri. Kasi yung iba, hindi marunong tumanggap ng praise and appreciation and commendation sa swell. Ang ganda-ganda ng ginawa mo, kapuri-puri naman. Nilapitan ka at sinabihan ka, anak, kapatid, o kuya, o ate, ang ganda ng ginawa mo. Yung iba, extreme ang dating eh. Yung bang, huwag mo akong purihin. Wag, sa Diyos lang yan. O.A. Pero huwag mo naman batiin. Galit. Lahat ginagawa ko na hindi nyo pa ako pinapansin. Ano ba ako dito? Tau-tauhan. Ang tama hong attitude, ganito. O ang tamang dating, ganito. Pinuri ka. Eh, talaga namang kapuri-puri. Hindi ka binobola, hindi ka inuuto. Ang sagot lang dyan, kapatid, salamat. Purihin ang Diyos. So tinanggap mo, pero yung ultimate glory and honor, hindi sa iyo, sa Panginoon. At madalas kong sabihin, sa totoo lang, totoo naman ho talaga. Kailangan ho ng tao ng pansin. Kailangan ng tao na binibigyan siya ng pagpapahalaga. At nangyayari yon sa panahon na may ginawa siyang tama at ni-recognize. Minsan may mga magulang talaga namang totoo nang nagdadramang bukid kasi ang mga anak hindi man lang nakikita yung ginagawa ng mga pagpapagal at pagpapahirap ng mga magulang. Trabaho na ng trabaho. Gabing-gabi na umuwi para lang may inihahandang pang-tuition para sa mga anak. Tapos pagdating sa bahay ng mga magulang, ni hindi man lang mapagtimplahan ng kape, hindi man lang masahe-masahe ng konti. Pagkatapos pagka nanghihingi, akala mo, again, parang yun nga, may patago. Maraming mga misis, inabotang nat lahat ng mister, galit pa. Galit pa. At yung iba, ang dating, hindi na nga nagpapasalamat, nanunumbat pa. Ito lang? Ito lang ba? Kulang ito, may bibilin ako, ito lang. At may mga mister, talaga namang lahat na ng pampasarap ng pagkain, inilagay na ng misis para sumarap. Kulang na lang, lagyan ng Clorox para lalo pang sumarap. Eh yung mister, hindi man lang mabigyan ng commendations, appreciation yung misis niya. Mga mister, maraming mga misis, yun lang ang inaantay sa atin. Yung masabihan sila na salamat. Salamat sa paglalaba mo ng damit ko. Salamat sa pagluluto mo sa aming mga mag-aama. Salamat sa pag-aayos mo ng bahay na ito. Maraming mga mister, sa kabila ng pagpapakyut ng misis, wala pa rin appreciation matanggap yung misis. Pakyut na nga ng pakyut. Kaya nangyayari minsan sa mga misis, ayaw mo kong i-appreciate, sige na lang, di na ako maliligo. Ganito na lang ang amoy ko. At nung gano'n na nga ang amoy at itsura, ay napansin, success. Success. We all need appreciations. We all need commendations. We all need positive strokes. Pero hindi dapat yun ang pangunahin nating maging motivation sa paggawa ng bagay na ginagawa nating tama rin naman, walang mali. Again, kung ang ating naisin sa lahat ng ating gagawin,
mga bagay na tamang gawin, mga bagay na mabubuting gawin, kaya ang ating primary concern and motivation is to do good things. And to do good things for people na wala tayong personal vested interest, kundi yung gawan lang siya ng mabuti at gawin ang kabutihan sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Mga kapatid, pupurihin tayo ng ating kapwa. People will recognize us, people will praise us. And not only that, God will bless us. Ang sabi, paulit-ulit ng Panginoon, sabi niya, dahil sa inyong kaipokritohan, wala kayong reward na matatanggap from your Father in Heaven. Meaning, sa kabila noon, kung ang ginagawa natin ay sa kabutihan ng ating kapwa at higit sa lahat, sa ikaluluwalhati ng Diyos, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Isang pagpapala na minsan, hindi natin maipaliwanag ang nasasabi na lang natin sa Diyos, Panginoon, salamat. Ang Diyos natin, sabi ko nga kanina sa ating panalangin, ay napakabuti. Napakabuti ng ating Diyos. Anumang bagay na gagawin natin na tama. Tama ang motibo, tama rin naman ang paraan. Uulanin tayo ng biyaya, uulanin tayo ng pagpapala. Madalas kong sabihin na ang totoong problema naman ng tao sa panahong ito ay hindi naman talaga yung economic depression. Hindi naman talaga yung poverty. Hindi naman talaga yung moral degradation. Although problema lahat yan, ang problema talaga ng tao ngayon ay ang paggawa ng mga bagay na ikaluluwalhati ng Diyos. Ang sabi mismo ng Panginoon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan ng tao, kapag inuna natin ang Panginoon, na sa lahat ng ating gagawin ay ginagawa natin for the glory of God, and that is the way to show to God that He is our priority and that we are seeking first His kingdom and His righteousness. Huwag tayong magkamali ng kaisipan na ang paggawa ng katwiran, ang paggawa ng pag-involve sa kaharian ng Diyos ay yung lagi kang nasa congregation katulad nito. No. Ang paggawa ng katwiran at paghahanap ng kaharian ng Diyos ay ang paggawa ng mabubuting bagay kahit saan. Sa loob ng iglesia, sa street corners, sa tahanan, in your workplace, paggawa ng anumang bagay na ikaluluwalhati ng ating Diyos. Panginoon naming Ama, iligtas niyo po kami sa tendency na unahin ang kami ay papurihan ng tao. Hanapin na ang tao ay mapansin kami. Iligtas niyo po kami doon sa ganun pong maling attitude. Meron po kami kasi ganung isinisigaw ng aming laman. Lalo pat alam namin, tama yung aming ginagawa at matuwid. May pagkakataon nga, Lord, totoo, noon at ngayon, na sa pag-i-involve sa mga spiritual activities like prayer and fasting, dun sa mga matagalang pag-worship, like 24-hour worship, 10-hour worship, may tendency kami, Panginoon, na magkaroon ng holier than thou art attitude. Iligtas niyo po kami doon. At maging conscious kami, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa. Yung amin po mga pagbibigay, pagtulong, iligtas niyo kami doon sa tendency na yung aming pinagbibigyan ay dali namin ang atensyon sa aming sarili. Bagkos, tulungan niyo kami na maging sa aming pagbibigay, madala namin yung pinagbibigyan namin sa mas malapit na kaugnayan sa iyo.
yung sa ginagawa namin, Lord, ay mailapit namin ang tao sa iyo. Hindi lang sa amin, una sa lahat, kundi sa iyo. Lord, patawarin niyo po kami kung minsan pati yung paggamit namin ng aming mga spiritual gifts, even yung pagkanta, paglilid ng mga spiritual activities, mga religious activities like Bible studies, pag-involve sa praise and worship ministry at iba pa. Nagkakaroon kami ng tendency na i-display yung aming kahusayan. Iligtas niyo po kami doon, Panginoon. Maging sa aming pagtatrabaho, tulungan niyo kami na ma-recognize namin ang amin pong kakayanan, ang talino, ang pagiging maabilidad, ang pagiging masipag, at higit sa lahat, ang aming buhay, galing ito sa iyo. Kaya wala po talaga kaming maipagmamalaki. Kung meron man, ikaw yon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na laging papurihan ka. Sa mga nagawa namin, sa mga tinitignan naming success sa buhay, tulungan niyo kami na huwag kang agawan kahit kaunti ng glory, ng honor, ng praise. Salamat sa iyong paalala, salamat sa iyong turo, at sa aming pakikisalamuha sa tao. Masumpungan niyo po kami na sumusunod sa iyong kalooban, sumusunod sa iyong turo. Salamat po maging sa pagpapatawad mo sa mga kasalanang aming inihayag at hiningi ng tawad. At salamat sa pag-empower niyo po sa amin upang magawa namin kung ano yung matuwid at kung ano yung nararapat sa tamang motibo at sa tamang paraan. Ito po Diyos ang aming dalangin, punong-puno ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name, Amen.